Hi everybody! So, nandito na naman tayo, naghahanap ng pwedeng gawain habang naka-quarantine. At isa sa mga binibigyan ko ngayon ng atensyon, yung tinatawag nating backyard gardening. Pwede siyang through hydroponics or pwede rin siyang through container. Lalong-lalo na kung wala ka masyadong lupa or wala masyadong space. So, this time, bago ko umpisahan itong aking gagawin, disclaimer muna tayo. Number one, hindi po ako expert nito. So, kung may mali man sa procedure ko, comment nyo lang sa akin para ma-rectify ko siya, maulit ko siya. But right now, I'm doing something based lang sa na-research ko at mga napanood ko rin sa mga videos ng ibang tao. So, right now, una sa lahat, gusto ko pong pasalamatan ang ating Provincial Agriculture Office. Ayan. Nakakuha po tayo ng libreng mga seeds. Ay, libre po ito, hindi po nila binibenta, pero limitado po ang pwede nilang ibigay per person. So, since kinukulit ko sila, at finally, nabigyan na rin po nila ako. And ito yung namang ibang seeds, binili pa po ito namin. Yan. Pero ngayong araw, ang gagawin ko lang muna is mag-germinate muna ako ng itatanim ko sa mga containers dito lang sa bahay. So, napili ko pong gagawin ngayon is pechay, stasa, at talong. Ayan. So, eto na. Umpisa natin. Ito pong ginamit ko dito na nilagay ko na, kung makita ninyo, puro na to used eh. Luma na to. Yung iba nga dito, hindi na magamit. Kinat ko na lang rin yung cycle para pwede pa rin nating taniman. So, I have here a vermicast and cocoa dust. I don't know if I get it right, but mixture na po yan sila. At eto na, umpisahan natin. So, umpisahan ko po ang talong. Ang talong, wow. So, ito po yung ating talong. So, ideally po, per slot, isa o dalawang buto lang. So, dapat sana meron pala akong pangkuha, ano, kasi mahirap. Okay. So, dalawang buto. Ayan. Huhulog lang natin dyan. Then, ganon. Wow. Hindi naman pala kailangan rocket scientist, no? Pwede palang ganito gawin sa bahay. Ayan, dalawa. Ayan, ganon. Okay? So, continue watching while I'm putting this seeds in the, ano, Manalita, tulungan mo na lang ako para mas mapabilis tayo. O, dalawa. Ay, naubos. Dito lahat, ang gagawin po natin eh, talong. So, next is, once you applied it, no, for example, meron kang ginawang ganyan, para medyo madali, pwede namang thumb mo lang, bumutas mo lang ng ganon. So, meron na itong dalawa dito, kasya ba yan o dagdagan natin ang seeds? Tama na? Okay. So, next is, so nakalimutan ko palang tapusin itong tray. Ang ginagawa ko lang naman usually ganito, ano lang, kumbaga, sukat-sukat lang. Wala namang proper portion, basta lagay mo lang siya. Yan. Yan. Yung isa sa mga napanood ko na video, ang ginagawa niya, para daw masukat or mataniman ng malagay mo daw properly yung ano, yung buto or seeds. Ang ginagawa niya is medyo thumb press lang ng konti. Huwag naman sobrang diin. Thumb press. Tapos pag taniman mo, konting butas-butas lang ng ganyan. So, yun. So, again, sinasabi ko po, hindi po ako ano, expert nito. Sariling aral lang din, basa-basa pag may time, kasi nga naman sa panahon ngayon ang ginagawa natin is that kain lang ng kain, kakatapos lang ng breakfast, iniisip mo na yung lunch, or hindi ka pa nagla-lunch, iniisip mo na yung dinner. Puro na lang computer, puro na lang online games, puro na lang research, or hindi nga research eh, Facebook. So umaga, pwede po natin itong gawain. And then, i-germinate mo siya once na pwede nang tumubo yung kanyang mga at yung tatanim mo, pwede mo na siyang itatransfer to a bigger container. So, siguro sa another topic naman yung bigger container. Dito, umpisahan ko na ang mustasa. So, ayan. Ay, pati pagbukas.
bukas daw hindi ako marunong. Dito sa bustasa, siguro ganun din. 1 to 2 seeds ang ilalagay natin. Ayan yung mga seeds ng mustasa. Okay? So, ayan. So, lagay lang natin. Cover. Tapos, ang next na gagawin nito, once na natapos mo na siya, nalagyan mo na ha, halimbawa lang, nalagyan mo na lahat, kakover mo siya ulit nitong mixture. After mo na-cover ng mixture, you spray it with water. So, ito yung, konti lang ha, thin lang yung another layer niya para lang matabunan, and then, spray mo siya ng, ganyan, tubig. So, after that, ready na siya. And then, kakaveran mo to. Pag natapos na, then you have to label anong tinanim mo dito, anong tinanim mo dito, anong tinanim mo dyan, sulatan mo dito, anong araw mo siya tinanim. So, with that, siguro, tignan natin, pagdasal natin na kung hindi man 100% na mabuhay ang aking mga seeds, kahit man lang 70 to 80%. And after that, meron na tayong itatanim at meron na tayong aanihin in several days to come. So, happy urban gardening, everybody! Okay, hi everybody! Ulitin ko, gagawa ako ngayon ng sariling akin na gardening. No? Kung wala ka masyadong space na pwede mong taniman, ito yung mga siniset up ko. The other day, meron po kaming ginawa dito sa trial and error na ginawa ko. Sabi ko nga dun sa video na hindi po ako expert. Pero napansin ko dahil sobra yatang napadami at napailalim ko masyado yung paglagay ng mga seeds at naramihan ko nung parang kinover ko. Natagalan siyang lumabas, natagalan siyang mag-germinate. Pero so far naman okay kasi may lumalabas na pakunti-kunti. So I decided, sabi ko nga para mas matuto, trial and error po ako. So this time, again, pasalamatan ko po ang Provincial Agriculture Office dahil meron po silang libreng seeds na pinapamigay. So, bisita lang po kayo sa kanilang opisina, baka po may maabutan pa kayong seeds. Now, this time, meron po akong prepare. Ito ay a combination ng vericast tsaka coco coir. So, ayan siya. Now, itong seeds na itatanim ko to germinate pala is pechay. So, napanood ko sa mga YouTube na iba dyan, spread mo lang, kalat-kalat mo lang, mas easier. Kasi kung pa isa-isa kong ganyan, although okay naman, syempre mas trabahoso. So, yan. After mo nalagyan ng mga seeds, tatakpan mo siya ng thin lang na pang-cover. Unlike dun sa nauna ko dati nung nakaraang araw, medyo nakapalang ko. Kaya natagalan siyang, tagalan siyang lumabas. Yan, ganun-ganun lang. After nyan, syempre, esprehan natin ng tubig. Okay. So, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng label. Dapat meron kayong mga ganitong stick, sulatan nyo. Lagyan siya ng label para kung marami kayo iba-ibang ginagawa, hindi kayo mawala. No? Kung ano yung tinanim mo dito, anong tinanim mo. Lalo na sa akin, hindi ko kabisado kung ano yung tumutubo. Ano ba yan? Ano ba to? Kasi super, super beginner ako. Inaaral ko pa lahat, pero sa panahon ngayon na naka-quarantine tayo, better na maging, sabi natin, productive pa rin kahit paano. So, medyo napalita. Hanap ako ng mas malaking cover. Ito dapat ika-cover mo. And then in the morning, siguro yung maganda pa yung sikat ng araw between 6 to 8 a.m., painitan mo siya. Pero wag na po kayong magpasobra pa sa alas 8 kung talagang super init na. Pero pag minsan, pag ang panahon hindi naman ganun kainit, pwede mo siyang ma-extend until 9. Pero ideally 6 to 8 a.m. lang. So ito, tatakpan mo siya. Lalagyan mo na lang ng label dito. And antayin mo na kung tutubo o anong magiging outcome. So, ipopost ko pa rin kung anong magiging outcome nito. So, sa lahat-lahat ng mga interesado, magtanim po tayo dahil sa panahon ngayon, mas maganda na alam mo kung ano yung mga
tinatanim mo at sarili mong pitas para from your garden to your table. Hello everybody! Nandito na naman tayo sa aking munting garden. So dahil po wala tayong ginagawa masyado na at hindi tayo allowed daily lumabas, sabi ko nga is maghanap ng mga bagay-bagay na pwede natin gawain at pagkaabalahan sa loob ng ating bahay. So I have started my mini-mini garden. Garden na bang tawag dyan? Because I'm trying to germinate the seeds. At sabi ko nga po, hindi po ako yung eksperto dito. Nag-trial and error pa rin po ako. But I am so happy kasi eto na po. Lumalabas na ang kanilang mga greens. So meron tayo ditong pechay, meron tayo ditong talong, meron tayo ditong Chinese, ano bang tawag ito? Kale, yes. Meron din tayong beets, yes. Meron tayong beets, meron tayong talong, meron tayong mustasa, at marami pa pong iba. So kung makikita nyo, I'd like to draw your attention, marami pa po akong ginagawa. At nandito pa po ang mga ibang mga planters ko na lalagyan ko. And I have started na sa baba po, kung makita nyo, meron din po akong mga ibang natanim dyan. May radish, merong luya, merong at kung ano-ano pa, hindi ko kabisado. May sili pa rin po ako dyan. But this one, ito po, hindi pa po hydroponics ang tawag dyan dahil nakatanim tayo sa lupa. Ang hydroponics po, itong ganito. Nasa tubig. And I'm so happy to tell you na the other day, na-set up ko na po yung aking isang lalagyan para sa aking hydroponics, pero mag-germinate pa po ako ng mga seeds at ipapakita ko po yun sa inyo mamaya-maya. So, ngayong umaga, si Councilor Jeanette Hurtado, nagpapakita lang sa inyo ng aking pinagkakaabalahan. Maliwan po sa ginagawa naming online session, ako po ay nagka-practice-practice na mag-germinate ng mga seeds para meron pa po akong itatanim. Again, gusto ko pong pasalamatan ang Provincial Agriculture Office para sa mga libreng seeds at sa, of course, organic yan dahil sa kanya ko pinapanood yung mga videos at maliban sa kanya, nanonood pa rin po ako ng mga ibang YouTube videos. So, yan lamang po. Sana, kahit man lang 70-80% mabuhay itong aking mga tanim. At ito po ang aking hydroponic setup. At ang bala ko pong gagawin, supposedly ang lettuce lang sana yung gusto ko, pero hindi naman po ako, this is not for selling, but this is more on household consumption. So iniisip ko, baka itong tatlong ito, lalagyan ko ng lettuce, ito lalagyan ko ng kamatis, ito lalagyan ko ng paiba-iba. Depende pa po, kasi sabi ko nga sa inyo, ako'y nag-aaral pa. But ang maganda po, yung plano, we have to put it in action. Dahil kung puro lang tayo plano, aabutin tayo ng siyam-siyam. Buti po, noong October last year, nagkaroon na po ako ng interest sa tinatawag na urban gardening. At ito ngang nangyari sa atin ngayon, quarantine tayo. At least meron na akong idea at meron na rin akong napipitas na produkto in my own backyard. So ito po yung likod ng bahay namin. Ako po yung nakatira sa 1971 na bahay. Meron po akong maliit na space dito. Ayan, tataniman ko rin po yan. Gagawaan ko rin po yan ng maliit na garden. So sabi ko nga, huwag tayo maging tamad. It's time to learn new skills and we have to make ourselves productive sa ganitong mga sitwasyon. Sana po ma-inspire kayo sa aking ginagawa at sana po mas marami pa po magtanim sa sarili niyang backyard. At least alam natin kung anong tinatanim natin at alam din natin kung anong mga ginagamit natin sa pagtanim. Sana po ma-inspire kayo. Start our urban garden. Let's do this. Kaya po natin ito kung sama-sama nating pagtutulungan at sumunod sa mga polisiya ng gobyerno para hindi na tayo sige extend ng ating quarantine kasi pag nag-extend tayo, ibig sabihin meron pa rin mga nagbabiolate. So yan lamang po. Magandang umaga sa ating lahat.